Inirolyo na ang watawat ng balikatan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Hudyat ng pagtatapos ng higit 2 linggong military exercise ng mga tropa ng 2 bansa. By virtue of the authority vested in me as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I hereby declare the Philippines-United States Balikatan Exercise 39-2024 close, effective this date. Pero ngayon pa lang, nagpaplano at naghahanda na ang magkaalyadong bansa para sa mas malaki at mas malawak na Balikatan 2025. I was with our president yesterday. He looks forward to next year's exercise, which will be the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic set of scenarios possible, with safety in mind. The full battlefield test would mean a more demanding exercise. The challenges as the exercise will be more elevated. It would require a better force integration, an integration that would be simple. Isa sa tampok ng pagsasanay ngayong taon ang multilateral maritime exercise na sinalihan ng French Navy. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga ang ganitong maritime drills kasama ang mga kaalyado at partner nations ng Pilipinas. Ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumataan dyan at yung tinatawag na global economy ay umaasa at kinakailangan para ang global economy ay gumanda, kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Kabilang din sa highlights ng Balikatan 2024, ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS Infiltration Exercise, Counter Landing Live Fire Exercise, at Maritime Strike, kung saan pinalubog ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang isang dating barko ng Philippine Navy na kunwari barko ng kalaban sa dagat na sakop ng Lawag City sa Ilocos Norte. Tiwala naman ang commander ng U.S. Marine Expeditionary Force na ang mga pagsasanay sa balikatan ngayong taon ay magsisilbing malakas na mensahe sa sino mang kalaban na maghunus dili sa posibleng paggamit ng puwersa laban sa mga bansa sa rehiyon. Balikatan 24 has directly built warfighting readiness for all. It has enhanced tactics, techniques, and procedures across a wide range of military operations. It should also give pause to any adversary who does not believe in a free and open Pacific, who does not believe in transparency, who does not seek peaceful resolution, but would seek to use force to impose their will on other sovereign nations. Higit 16,700 na mga sundalo ang lumahok sa pagsasanay ngayong taon, ang pinakamarami mula nang magsimula ang balikatan. Bianca Dava, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.